Hey mga brods, mga brods, alam ko, ito pong si Stephen Holt ngayon ang isa sa mga may iingay dito sa reports and social media mga kabrods na gusto itong kunin na talaga ng SMB at marami na tarin tayong mga reports dyan at sa mga past videos natin na si Stephen Holt nga talaga yung gustong kunin at tinutukoy ng San Miguel Beermen. So ito na nga pong si Holt kasi, ay syempre, number 1 pick ito ng Terra Firma. Hindi naman din makakapasok ang Terra Firma Jeep sa quarterfinals round nang hindi dahil dito kay Stephen Holt. So mga brods, at yun nga, ilang beses na rin natin itong nasabi, ang ganda ng mga stats niya ngayong season sa All Filipino Cup, naiangat niya ang Terra Firma Jeep at first time sa history ng franchise ng Terra Firma na nakapanalo sila sa playoffs at SMB powerhouse team pa yung nakalaban nila. So mga brods, alam ko, hinihintay nyo na yung official na announcement kung talagang nasa Terra Firma na ba. Ito pong si Holt dahil sasabihin na naman nila na puro rumors lang at wala namang nangyayari. So mga brods, ito po kasing SMB ngayon ay off-season na nila. So maraming pwedeng mangyari sa off-season mga brods dahil dito na nga lumalabas yung mga idea at mga reports natin na dito gumagalaw yung mga powerhouse team dito sa PBA like Hinabra, SMB, TNT or in short MVP Groups and SMC Group. So itong SMB kasi, yung mata nila ay nasa Terra Firma lang kung saan itong si Holt at Wami Chongson ang gusto nga nilang kunin dito. Gusto naman nilang kunin, 'di ba? Mga bro, si Javi Gomez de Liano, yung kuya ni Juan GDL, pero bigla agad itong nagkaroon ng offer overseas kaya 'di ba aalis na ito pong si Javi. Kaya dito na sila naka-focus ngayon sa mga players na natira sa Terra Firma Jeep. At yun nga, gusto na nilang offera na ito pong si Holt bago pa huli ang lahat. Dahil yun nga, nagkakaroon na rin ng mga offers overseas mga kabrodza. Ito pong si Holt, lalong-lalo na, ay one of the best player rin niya ng Terra Firma Jeep. Kaya imbis na offeran or kukunin nila ng agent ni Holt yung mga offers overseas, ay dito na sila masisilaw sa offer ng SMB. Mga kabrods, kung saan tataasan nga daw mga kabrods ng SMB yung magiging offer nila kay Stephen Holt. Parang naman ay hindi na siya matuloy sa ibang bansa at dito na lang siya maglaro sa Pinas. Do alam naman natin, may mga busy days, weeks, months, ito pong SMB, lalong-lalo na ay FIBA OQT tayo. Nandiyan sina Perez and Junmar Fajardo. Busy yung SMB players dyan. At busy rin ito pong si Boss Al Francis Chua and Coach Tim Kuhn na isa sa mga coaching staff and boss natin sa SMC Group. Kaya medyo malilingat lang ng konti yung plano nila dahil matapos lang itong FIBA OQT mga brods, dito na sila tutuloy sa mga trades dito at may pasa sa commissioner's table mga kabrods. And itong si Stephen Holt, ang lakas na itong mga brods. At alam ko, sa ibang mga reports din natin, nasabi na natin yung skill set ni Holt, 6'4 point guard mga kabrods. Ang galing din tumira, ang galing gumawa ng espasyo. Nasa kanya ng lahat, may shooting mga brods, napakalaking point guard neto. Alam naman natin, ito pong si Coach George Gallant, gustong gusto rin yung mga ganitong point guard. Sino ba namang hindi magkakagusto sa laruan po ni Stephen Holt? Dahil ala import na numbers ba naman ang pinapakita neto every season. Kaya mapapahanga ka dito at malaking naitutulong talaga nito sa team mga kabrods. Pero yun yan ha, Terra Firma G, pero naiaangat nila yan ni Wami Chongson. Kaya napakalaking aking respeto ng SMB kay Stephen Holt, kaya ito ay gagawa na nila ng paraan makuha lang ito pong first pick nila. Pero kailangan maging fair ang SMB dito mga bros ha. Kaya komento mo lang po nyo dyan mga bros at isa-isay natin yan. Dito naman po tayo no, sa kabalimbalitin naman natin mga kabrods. Kamakailan lang kahapon naibalita ni Mr. Snow Badwa. Ito nga pong kay Jetroy Rosario na sinabi nga niya na ito pong Magnolia ay interesado mga kabrods dito kay Troy Rosario at pwede mag-file ng unrestricted free agency. Pero mayroon ding team mga kabrods na sinabi si Mr. Snow Badwa na Hinebra also wants the switch shooting former Gilas big man na ito pong si Troy Rosario at meron pa ang TNT pa. Mga kabrods na sinabi ni Mr. Snow Badwa. At yun nga sa tatlong kupunan na yan, ang isa nga sa malapit mga bros ang barangay Hinebra San Miguel. Why? Dahil ang Magnolia, alam ni Jetroy na medyo mahihirapan ang Magnolia na magkaroon ng kampiyonato dahil nga medyo maliit yung kanilang lineup.
At alam din ni Jetroy na hindi ito masyadong paborito ni na Boss Al ng palakasin na franchise kung saan nakafocus sila lagi sa People's Champ na Barangay Hinabra San Miguel. At alam ni Jetroy na malaki ang bigayan dyan, pero nandyan pa rin ang Talk and Text or TNT, tropang giga na malaki talagang bigayan kay Boss MVP. At yun nga, medyo may problema lang sa TNT dahil kung matatandaan nyo at sinabi ko na rin to dati na inayawan ni Jetroy ito pong offer overseas or Japan B-League teams dahil lang makapaglaro dito sa TNT tropang giga. Pero nung ginawa ng TNT, anong ginawa mga Amroz, di ba? Trinade siya sa Blackwater Bossing at nagkaroon ng 3-team trade para makuha lang ng TNT si Calvin Oftana. Kaya ito nangyari na, nagkandagulugulo na at magitampo na ito pong si Troy. Kaya sa tatlong kupuna na yan, medyo malabo na sa Magnolia at sa TNT. Kaya ang Hinebra na ang focus ng agent ni Jetroy Rosario mga bros. Malaki ang bigayan at kailangan magpakita ang gilas talaga ni Jetroy Rosario para tumagal siya sa Barangay Hinebra San Miguel. At alam din naman ni coach team ko na malaking bagay si Jetroy dahil 6'7 ito, pwede mo nga itong gawing shooting guard. Biruin mo 6'7 na shooting guard mga bros, dahil nga ay magandang shooting neto po ni Jetroy. At pwede mo rin itong gawing power forward dahil ang laki nga niya sa 6'7 na height kung ito'y gawin mo nga up to small forward. Kaya nga maganda ito pong posisyon ni Jetroy at ang ganda ng height niya. Parang Jamie Malonzo lang din, 'di ba mga bros, na 6'7" at ang laki nang naitutulong nito. Mas brusko nga lang si Jetroy, mas maalam talaga ito sa ilalim at yun nga, malaki ang maitutulong nito sa Barangay Hinebra San Miguel. Lalong-lalo ng Hinebra, 'di ba mga bros, gustong-gusto nitong bumawi next season. At yun nga, alam ko ito pong Hinebra ay uhaw na rin makatungtong ulit sa kampiyonato. Kaya itong si Troy ay malaking bagay sa kanila. Lalong-lalo na sa depensa rin, maganda rin ang pinapakita na rin ito ni Jetroy Rosario. Sa trainings niya mga bros, every season ay nag-i-improve ito pong si Troy. Lalong-lalo na nung nalipat siya dyan sa Blackwater Bossing, nabigyan talaga siya ng break dyan mga kabros, kung saan ay naipakita niya yung full potential niya dyan mga kabros. Kaya itong si Jetroy nagkaroon tuloy ng maraming offers sa kanya. Kaya nang lumakas ng tuluyan, ito na nga, naisip na rin ng agent ni Troy Rosario na why not, magkaroon din naman sila ng kampiyonato dahil magaling na itong si Troy. Hindi nga lang niya mabuhat ng kanyang kuponan dahil syempre, yung kuponan niya ay pinamimigay mga superstars. Kaya dito sa Hinebra, magaling na ang Hinebra mga broads. Tapos sasalihan mo pa ng Troy Rosario ay ewan ko na lang. Nasa kanila ng lahat, tapos nandyan pa si Troy Rosario na veterano at subok na. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga bros at iisa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is our Brita Dialet. Yun lang, I'm out.